Hello guys, welcome ulit sa aking channel. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mabisa yung pagbe-breeding natin sa bita, kasi pagka nasayang yung bita natin, yung pagbe-breeding natin ay natunaw yung mga fry ay mga siguro nasa mga 2 weeks na naman i-breed yun. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano talaga mabisang mag-breeding ng ano, paano yung step by step. Sige guys, sa mga subscribers ko dyan, sana ay huwag kayong magsawa na mag-subscribe sa akin at pag-share din yung mga videos para sige guys, tuturo ko sa inyo. Ito na yung mga bita natin guys. Kung nasundan nyo yung mga video ko, ay yung bita ko dati noon ay nasa mga 20 pesos lang. Yan, ito na yung ngayon, yung mga bagong update natin sa bita. Yan, bita yan lahat, mga bagong jaring yan. Yan pa, sa baba andun, mga bita pa rin yun. Ito pa rin. Ito guys ay napunan ko na to ng mga mahigit 200 pieces yata, o mga 300 pieces. Pero masyadong marami pa rin sila. Ito ay isang breedan lang naman dahil guys, naging successful yung breed, pag-breed natin kasi natin yung kung paano mag-ano talaga mag-breeding. Ayan. So ito. Yun. Ayan, mga bita pa rin yan. Ito yung bagong breeding natin. Ito yung lalaki natin. Ayan yung lalaki natin. Ito ay kindi. So ito yung mga babae. Bukod-bukod ko na to guys. Mga jumbo size na itong mga babae lahat. Ayan. Jumbo size na to. So ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano ang step by step na pagbe-breeding para hindi maging useless yung mga pagbe-breeding nyo. Ayan. Example guys ay ito. Ito yung bagong breeding ko na koi. Beta koi. Yan. Kindi koi yan. Yung napapansin nyo guys ay may mga ano na siya. Yan. May mga fry na siya, kaso kapipisa lang to. Ang ano ko nito guys, ang proseso ko nito ay after 1 week, kukunin ko yung lalaki. Tapos maliit lang kasi yung ano niya, yung space niya, yung pinagbibridan ko. Ang ano natin dito guys ay ililipat natin to dito. Ayan, malinis na, nilinisan ko na yan kanina. Yung mga dati dito ay nilagay ko sa malaking lalagyan, yung trapal, kasi hindi na sila magkasya, malalaki na. So kailangan nating ilipat sa malalaki. Ayan, ang pag-ano lang naman ito guys ay kagaya nito. Ayan. So 3 days guys, papakainin mo yan sila ng yung egg yolk. Yung pinakaano ng itlog. Tapos isang beses lang guys, kasi yung tubig nila ay mapapanis yung tubig nila dahil sa igyok. At saka huwag niyo papakainin ng ano guys, yung PO1, kasi di pa nila nakakain yung PO1, mamamaho lang yung tubig natin. Yan yung cause na mamatay yung mga fry natin. Tapos nang mailipat na natin dito guys ay siguro mga ganun din naman pagka 2 weeks, huwag niyong pakainin muna ng PO1, kasi ang PO1 ay hindi pa nila kayang kainin, kaya useless yung PO1 natin, mamamaho lang yung tubig. Ganun din naman, igyok din naman yung ano ipapakain mo. After mga 2 weeks, pwede na silang mag ano guys, pwede mo nang idaptya yun. Wow, malalaki na yun.
ito, meron pa dito. Ayan. Ito ay kasama pa sa ano, yung sa mga yung mga nandun na ano, bita. Ayun, kung nakikita nyo, ang dami. Siguro nasa mga ano pa yan, mga 400 mahigit pa. Kaya, kailangan muna natin magdari ngayon ng ano, marami-rami. So, ayun lang, yun lang guys. Pagka malalaki na sila, siguro mga one month na sila dito, ay kailangan mo namang ilipat sa ano, yung ganito kalawak para yung ano nila, yung oxygen ay talagang maano nila yung oxygen. Hindi sila masikipan. Kung gusto niyo guys, ay maglagay din kayo ng ano, ng aerator. May mga aerator din ako rito, mga oxygen. Pero ako kasi, hindi ako naglalagay kasi gusto ko silang sanayin ng ano, walang hangin, walang oxygen. Ayan, so marami-rami na to, kailangan na natin itong i-ano, i-dispose na sa mga 400 na yata itong mahigit, nandun pa sa likod, mga mahigit 100. So, kailangan na talaga natin i-dispose. Ayan, may mga bagong breeding ako dito. Kaso guys, nag-control ako sa pag-breeding ngayon kasi talagang masikip na ang lugar natin. Kaya, di pa talaga kaya, ano, mag-post ng maraming ano bita. So yan, ito ay puro mga male to na bita, kindikoy. So yan lang guys, pagka ang importante lang naman malinis talaga yung tubig natin. Pagka may mga dumi-dumi na sila, linisan nyo, sip-sipin nyo. Ang pagsisip-sip naman ito ay igaganon mo yung kamay mo, tapos yung daliri mo ay dito, tapos ilublob mo sa tubig, ganyan, sip, para sigurado talaga na walang prey na maano, madadala. At kung napapansin nyo guys, ay, ayan, yan yung kindikoy ko. Hindi tayo naglalagay ng talisay. Kasi, pagka, minsan kasi naglagay ako ng talisay sa pag-breeding ko, ay natunaw lahat yung prey. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung mga ako nagbe-breeding, wala kasi akong talisay na inilalagay. Minsan naano na kasi ako sa talisay. Pero naging ano naman, successful naman yung mga breeding ko. Yun lang muna guys. Sige, update ko lang kayo sa next video ko. Thanks for watching.